Inaasahan na ng Carmona City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO na kasabay ng pagiging ganap na lungsod ng Carmona ay ang pagdami ng mga negosyo sa syudad. Bunsod nito, nais nilang mapanatili na walang bahay o istruktura na maitatayo 10 metro ang layo sa West Valley Fault System. So it will remain a challenge for us to prevent the construction of structures within the fault lines. Ayon sa Carmona CDRRMO, 4 na barangay sa lungsod ang dinaanan ng West Valley Fault. Ito ang mga barangay kabilang Baybay, Lantik, Mabuhay at Milagrosa. At upang mapabilis ang pagresponde sakaling tumama ang pinangangambahang magnitude 7.2 na lindol, may nakaandang earthquake landslide search and rescue tools ang Carmona CDRRMO sa Incident Command Post at maging sa mga barangay na mayroong trained disaster response personnel. Ang naging strategiya namin dito, magte-training kami ng 8-man team, halimbawa sa barangay. No? Pag nakapasa yung 8-man team ninyo, bibigyan ko kayo ng rescue toolbox. So, ganun din sa ibang organisasyon, sa mga homeowners. So ngayon, meron na tayong mga naka-preposition sa buong city ng Carmona. In the event of the big one, hindi na para mag-tawag pa. Matik na yon. Ibig sabihin, yung kanya-kanyang homeowners association, yung kanya-kanyang barangay, yung kanya-kanyang civil society organization, simultaneously gagalaw yan to conduct search and rescue operation as they were trained. Bilang pakikiisa naman sa National Disaster Resilience Month, isang motorcade ang ginawa ng Carmona CDRRMO kahapon July 12 upang malaman ang bilang ng sasakyan at dami ng rescue volunteers na tutulong sa pinangangabahang sakuna. Isang barangay Lantik sa Carmona City, Cavite sa dinaanan nitong West Valley Fault. Ngunit hindi tulad sa Metro Manila, walang masyadong problema ang lokal na pamahalaan dahil walang masyadong nakatira sa palibot ng fault line. Sa Carmona naman po, yun ay isa sa maganda dahil hindi naman kami fully developed pa. No? Marami pa, malawak pa yung lupa na wala pang structure. No? So yung mismong fault line ay nung kasalukuyan na inilabas yun, meron lang ilang gusali na nakatungtong pero hindi naman siya occupied. Matatandaan naman noong July 1 ay isang rescue march ang inorganisa ng Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Aabot sa mahigit 10 na kilometro ang nilakad ng mga rescuer mula Mendez hanggang Tagaytay City, Cavite. Paraan upang mapagandaan ang senaryo na kinakailangan maglakad ng mga responder dahil paralisado ang transportasyon, bunsod ng mga nasirang kalsada at tulay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, Umahataw!